And check your time. It's already 7:35 in the morning. You're still listening to Mango Mornings here on Mango Radio. We are communicating the love of God. Ang ganda ng morning, ang init ng araw, sunny side up. Anyway, thank you so much for tuning in, guys. And it's a brand new day. It's a brand new morning. It's a brand new week. Yeah. And syempre, congratulations nga pala sa City of Davao for a successful event last Friday, no? So even though may mga technical difficulties tulad ng mga na-experience namin dito ngayon, but we still continue because life goes on. At kung meron mang mga mangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto o hindi naaayon sa plano natin, pero patuloy pa rin ang buhay. Kasi pwede naman mag-appeal. Joke lang. Yun agad. Yun agad. Simple lang, no? Anyway, ito. Our special guest for this morning is, of course, he's not alien, basically, to digital creation. Mm-hmm. And he is a vlogger, no? If I'm not mistaken. And also, he has a very interesting life story. Yes, very interesting life story. In connection with the hot topic issue we have today about the Soji Bill. Mm-hmm. So I had the opportunity to watch his video. Yeah. Yung ano, testimony niya. Very interesting life before knowing Jesus. And then ngayon that he is already in Christ. Oh yeah, so a life changed definitely, no? And that's the whole point of Jesus coming here is because he wants people's lives to be changed for the better. Anyway, without further ado, let us introduce our guest for this morning. I will call him brother. Yes, brother in the Lord, Ronnie Ventayen, a digital creator. Good morning, brother Ronnie. Good morning. Maayong buntag. Maayong buntag. And ano ba, Cebuano, Tagalog? I prefer Tagalog. Sige, Tagalog. Oo. For our listeners as well, Tagalog tayo ngayon. Sige, yun. Para makarami. Oh, magandang umaga. Sinimula na ganun. So, at syempre, acknowledge na natin ang kasama niya, si Aris. Hello, good morning. Aris. Hello po, good morning. Good morning. Magandang umaga. Yun. So, first question. Yeah, first question. Is it okay I call you pastor din po? Or brother, ayun. Apo. So, Pastor Ronnie, biggest question, paano niyo po nakilala si Jesus? What was your life before? And then, ano, paano ka binago ng ating Panginoon? Ayan, so, nakilala ko ang Panginoon February 2015. Ah. Kung saan talagang I was lost, my life is talagang miserable kasi I came from a broken family. So, bata pa lang, no, because of I came from a broken family. Mm-hmm. Yung hirap naranasan ko na. Oh. So from ages like 6-7 years old, nagtatrabaho na ako. No, basurero, magbabakal, magbobote. 6-7 years old. Yes, kasi yung mami ko nalulong siya sa drugs, no, during 90s. And because of the drug addiction, no, talagang ano na wala siya sa sarili niyang pag-iisip. Mm. To the point na naglalakad siya sa Quezon City naked. Wow. As in, ganun po talaga. And yun, yung daddy ko, no, naghiwalay po sila. No, at doon, pag broken ang pamilya, ang nagsasuffer mga anak. Totoo. So from Quezon City, binalikan kami ng father ko, dinala kami niya sa province. And then sa province, nangarap ako ng pamilyang magmamahal sa amin, magpo-provide, family who will taking care of us. Kaso hindi ganun yung nangyari. Kung basurero ko sa Quezon City, mangingisda naman ako sa Pangasinan. Okay. Alam mo yung ano, survival state na kailangan kong maghanap ng mapagkakakitaan to support my mga kapatid na mas bata sa akin. Kasi during that time, siguro we went to the province, like I was 11 years old, 12 years old during that time, and pangatlo ko sa magkakapatid. So the rest, ang babata pa. Ooh. Tapos yung, kasi yung panganay kong ate, nag-asawa na siya. Tapos yung pangalawa, sinama ng mami ko. And I heard na dinala siya sa kasa, parang ganun. Because of drugs, of course. Oh, influence okay. of drugs. Okay. So, habang lumalaki, naranasan ko lahat ng hirap. Mm-hmm. And the worst thing is that I found out na
yung lolo ko, ginagahasa niya yung kapatid ko. Oy. So, every night, umiiyak yung kapatid ko. And dumating yung time na, kuya, palit tayo ng higaan. Mm. Hirap na ako. Mm-mm. So, nagpalit kami ng higaan. So, doon ko naranasan din yung ginagawa sa kanya ng lolo ko. So, I experienced being raped with my own grandfather. So, dalawa kami. How old were you? I think I was like 12 years old. Oo. Oh. 13, oh, around that age, no? And doon talagang sobrang hirap ng buhay. Mm-mm. Na yun expect mo mga tao magmamahal sa'yo. Sila pa yung sumira ng buhay namin, magkakapatid. And at the age of 13, no, kala ko nasa ano, pelikula lang yung kapag may katwiran, ipaglaban mo. Kasi dumating yung time na mag-isa ko dun sa other side, and then the other side, buong angkan ko nandoon. Oh. So nobody supporting me. Mm-mm. Yung abogado lang na binigay sa akin. Mm. And yung kapatid kong dalawa, pinadala siya sa DSWD, at doon pinaposter parents sila. And nakaranas din ng hindi maganda. Mm. So, kung titingnan mo yung buhay, talagang napakahirap. Okay. Hanggang, ayun, lumalaki ako, kasabay doon yung meron akong gender confusion, na lalaki ako, pero ang nararamdaman ko, parang babae ako, and I used to attract with same, sa lalaki din. Mm-mm. Kaya, sabi ko, pinractice ko yun kasi walang magulang na nag-guide sa amin. Mm-hmm. Kaya, nagpatuloy ako sa ganong nararamdaman ko. Mm-hmm. Hanggang, ayun, nagdalaga. Mm-hmm. We call it nagdalaga, di ba? So, na-expose ako sa community, sa mga kaibigan kong nasa LGBTQ. No? At doon, na-practice ko yung paggamit ng hormones. So, I started to use hormones to make my body looks feminine. No, hanggang, ayun, na-achieve ko nga. Na so, teenage years niyo po ito? I started using hormones around 22 years old. Medyo late na rin naman. No? Kasi during that time, yung panahon ko, hindi pa uso yung mga ganun. Yung mga late 90s, pa. Nag-start yan during 2005. Yan. Diyan ako na-expose. Nakakakita na ako. And then, ayun, nagkaroon ako ng relationship with nag-iisang lalaki na anak. No? And we live, we used to live in 8 years. So, 8 years kami nagsama. No? So, ang feeling ko noon during that time na pwede pala magsama yung katulad ko na bading at yung straight na lalaki kasi nag-iisa siyang lalaki sa pamilya nila. So I was accepted, I was loved by his family. Oh, pag may reunion ako yung asawa. So ganun talaga yung naging setup namin. And yun, growing up sa kala ko ito na yung buhay. Then I used to work as a cyber sex model. Yun yung naging bread and butter namin for many years na magkakapatid while you were together. That yes. was your okay yes okay. So, yun yung naging bread and butter namin. Because from that moment, sabi ko naman, wala namang masama. Kasi wala naman ako naagrabyadong tao. And this work used to feed my family. Mm-hmm. Yung dating patay gutom na hindi kami nakakakain, nabili din namin yung pagkain. Mm-hmm. Diba? Pag family, Pastor, you also mean the person you were with and also yung family nyo po, yung mga kapatid nyo? Ganun ba? Or? Hindi, kami lang naman, family ko. Okay. Pero nung umpisa, ako lang talaga. And then, in the long run, syempre nakikita nilang kumikita ako. And for me, parang wala naman kasi computer lang naman siya. So, I used to, yung ipakilala sila doon sa trabahong yun. So, talagang napakadumi ng aming buhay. No, napakasakit dahil sa kahirapan. No, nagawa namin magtrabaho ng ganun. And naniniwala ako na ang kasalanan hindi magbubunga ng tama. Kaya siningil ako ng kasalanan yun. Hiniwalayan ako ng live-in partner ko. And for 7 years using hormones, siningil na rin ako ng gamot na yun. I was diagnosed na meron akong severe anxiety. Having anxiety, talagang parang, alam mo yun, walang gamot. Kasi
meron na akong na ano na ako nakakakita na ako ng di maganda, nakakarinig na ako ng di maganda. Every time na pupunta ako sa taas ng bahay namin, may naririnig akong tumalun ka na. Voices. Voices, ganun. Uh-oh. And na-expose na rin ako sa mga different sex activities, sexual activities. Mm-hmm. No, talagang ang dami ko rin naka-relasyon, maraming mm-hmm. sex activities nga, sexual sex activities. And doon, kasi nga, dahil nasaktan ka, I am always looking for securities, for love, uh-oh. For satisfaction mm-hmm. sa mga nakakasama ko, mm-hmm. diba, na lalaki. Mm-hmm. At doon, dahil nga na-broken ako, I started to ruin my life. Mm. Minom ako ng alak, hanggang mm. nakapag-drugs na rin ako. And for me, araw-araw ng buhay ko, kamatayan na lang talaga yung susi para matapos yung paghihirap ko. Okay. So I used to kill myself every day. Hanggang yung pinakamalala is that, sabi nung naririnig ko, tumalon ka na doon sa fourth floor. Oy. Eh sabi ko, ang pangit ko naman pag namatay. Sabi kong ganun. Pag nilagay ako sa ataol, parang pangit ko. Sabi niya, o doon na lang sa first floor. Diba may ganun pa? So, tumalon ako sa first floor ng bahay namin. Oh. Yung tumalon, hindi siya yung tumalon. Nagpatihulog ako. Oh. And then, hindi ako namatay. Kasi nga, medyo mababa. Bukol-bukol lang, sugat-sugat yung nangyari sa akin. Nung hindi ako namatay, dahil yung likod namin, ilog, tumalon ako sa ilog. Eh, marunong pala ako lumangoy. So, hindi pa rin ako namatay. Eh, kasi lasing na lasing ako during that time eh. So, nung naiahon ako sa ilog, kumuha ako ng bato, hinampas ko sa ulo ko, hindi pa rin ako namatay. So, in the morning, puro sugat ako, puro bukol. So, ang sakit ng katawan ko. And, during that time, I post my life on Facebook. Alam mo naman tayo, di ba? Best friend natin si Facebook pag meron tayong mga emo na ano. So sabi ko, emo moment, yes. So sabi ko, saan papunta yung buhay ko? Napatanong ako ganun. Paulit-ulit na lang, itatakbo ko sa ospital because of my anxiety. Kasi pag may anxiety ka, kung ano yung naiisip mo, siya yung nangyayari. Like for example, ang naisip ko, hindi ako makahinga. Hindi talaga ako makahinga. Hanggang magkaroon ako ng panic attack and then itakbo ko sa ospital. At pagdating doon, wala naman akong sakit. So it was really in the mind. Psychological. Yes. And I went to my psychiatrist. Hindi rin ako gumaling. Parang naging worse. Maybe because hindi ko makontinue yung medicine dahil ang mahal. Parang every session I spent 4,000 eh wala na akong ganung pera. So sabi kong ganun, tapos ang itatanong lang sa akin, what's your surname? Parang ganun, saan ka nakatira? Yung parang ano mo na, how do you feel right now? Yung process, they will enlighten you kasi process kasi yan eh. Eh hindi ko na kaya dahil ang mahal nga. Uh-oh. And doon nga, sabi ko parang wala na talagang makakatulong. And sabi ko, yun nga, nag-post ako sa Facebook, saan mapapunta yung buhay ko, paulit-ulit na lang, tatakbo ako sa ospital, magpapakamatay ako, iinom ako ng alak, makikipag-sex ako, magtatrabaho ako. Mm-hmm. And for me, wala nang saysay yung buhay ko. Uh-huh. And that is the only way for me to rest. Uh-huh. Hindi ko na rin may appreciate yung pamilya ko. Uh-huh. Wala na akong na-appreciate. Uh-huh. So, ayun, may nag-comment yung mga kaibigan ko, sabi, bakla lalaki lang yan. Bakla, alika, inuman tayo. Uh-huh. But during that time, hindi ko na sila ma-appreciate. Mm-hmm. Because for me, wala naman nagbabago. Uh-huh. Pagising ko ng umaga, ganun pa din. Uh-huh. Kaya, hopeless talaga ako. And, praise the Lord, at the end of the comment, sa pinakadulo, may nag-post, sabi, mahal ka ng Panginoon. At gusto kong tulungan ng Diyos. And God brought me when I was 8 years old. I used to worship God. Pinaalala sa akin ng Diyos na masarap magpuri sa Panginoon. Okay, and that worship is Jesus Lifted High. Mm-hmm. We wanna see Jesus Lifted High. Uh-huh. Siyempre, kumikembot ako, dahil bading-bading ako noon. But I enjoy the worship. Okay, first time. Then sabi ko, oo nga, ba't hindi ako bumalik sa church? Ganun talaga. Ba't hindi nga ako lumapit sa Lord? So I decided na umatin ng church. It was Tuesday and until Saturday, may hangover ako pagdating ko ng church. Kasi araw-araw, pag hindi ako nakainom ng alak, miserable ang buhay ko dahil wala ako sa katinuan. Parang ang bilis ng utak ko, ang isip ko, parang ganun. And nung Tuesday, I expect a lot of things in the Lord. Ang taas ng expectation ko sa Diyos.
na may gagawin ng Panginoon. Mm. Because I experienced once na masarap mag-worship sa Lord. Mm. And yun nga, nung Sunday, nag-church ako, kasama ko yung dalawang kaibigan kong mga trans din. Pagdating sa church, no, and nag-start yung worship, tinaas ko agad yung dalawang kamay ko. At nung tinaas ko yung dalawang kamay ko, while worshiping God, naramdaman ko na niyakap ako ng Panginoon. Mm-hmm. While worshiping God, I cry out to God. Sabi ko, Lord, pagod na ako sa buhay ko. Mm-hmm. Parang bata pa lang, ang hirap na, mm-hmm, ang pinagdaanan ko. Until now. Yeah. And then the Lord told me, that's why I am here, anak. Mm-hmm. It was audible voice. That's why I am here, anak. I will help you. Mm-hmm. And then, I prayed to the Lord. And here's my prayer. Sabi ko, Lord, if you're not going to help me today, mamamatay na ako. Mm. So please help me. Mm-mm. And after that prayer, I accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. At doon nagsimula. After that prayer, I receive healing right away. Mm. I am healed. Naramdaman ko na may nagbago sa katawan ko. Oo. I receive so much peace. I receive so much love from the Lord. Kaya sabi ko, masarap pala mag-church. So, simula na nag-church ako hanggang ngayon, isa lang ang absent ko. Wow. Yung isang absent ko, hindi ko kasi alam na may morning service. Ay, may afternoon service. Okay. So, yun yung nangyari. And then, they invited me to go to Encounter God Retreat. Mm. Sabi, may party-party, magdala na magandang damit. Bumili ako ng floral na damit. Kasi nga party-party eh. Diba? So, nung nag-start yung Encounter God Retreat, ang topic is the cross. Mm-hmm. Talagang I end up kneeling down to God. Sabi ko, Lord, grabe mo kong minahal. Mm-hmm. Ganun pala yung pag-ibig mo sa akin. Amen. That you need to sacrifice your own life para sa katulad ko. Mm. Amen. Kaya talagang na-inlove talaga ako sa Panginoon. And when the time na nandun na sa anointing process, pinakita sa akin ng Lord lahat ng mga nakasakit sa akin. Uh-huh. And then God told me, you have to set your life free from guilt, from anger. Mm. And then sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ako nga pinatawad mo, who am I to not forgive? Amen. Amen. I choose to forgive in that moment. Mm. At yun, I was slain at pagising ko, pagbangon ko, I knew it that God transformed my life. Amen. No? Kaya nung sinuot ko yung floral na damit, hindi ko na na-enjoy. Kasi alam ko na, when you know the truth, mm-hmm, the truth will set you free. Amen. And the love of God make me free. Amen. At sabi ng Panginoon, if you really forgive them, go. Mm. So I went to the province and I forgive. Mm. Sabi ko, masarap pala magpatawad. Your lolo? Hindi, kasi nakakulong na siya noon eh. Okay. Actually, nung nakakilala ko sa Panginoon, patay na siya. Ah. So there is a regret. Sabi ko, Lord, sana pala nakakilala na ako para napatawad ko yung lolo ko. Mm. But I pray to God na, Lord, alam kong inabot mo siya. Mm-mm. Kasi promise mo yun eh. In Acts, yes, chapter 16, verse 33. When you believe in the Lord Jesus Christ, you and your whole family will be saved. Yes. And yun nga, no, I went to the province and I forgive them. Mm-mm. And the good things, na the wonderful things na ginawa ng Panginoon is that my whole family, no, ay niligtas din ng Panginoon. Wow. After I encounter God, the next Sunday, no, I bring my whole family and they accepted the Lord Jesus Christ. In the second cycle of Encounter God Retreat, lahat sila nag-encounter, including my mom. Wow. My mom been healed. Praise God. Jesus restored my family. Mm. Not just my identity in the Lord, but my whole family. Wow. And now, my sisters, my niece and nephews are discipling people now. Wow. And we are all in the ministry, you know, giving hope, giving, you know, there is a life in the Lord. Amen. Praise Amen. God. Praise the Lord. God. Praise God. God. Wonderful story.
Well, it says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yeah. The old is gone and the new has come. And that new life that we have in Jesus Christ is really worthwhile compared to the old life, no, if we can compare it, no, brother, sa dating buhay natin. Talagang masasabi natin na ayaw ko nang bumalik doon kasi this life that I have right now in Christ is worth it. And talagang hindi ko ipapalit. Ipagpapalit sa kahit anuman dito sa mundo. Amen. At saka when you experience the love of God, may isip mo na wala ka ng magandang babalikan sa dati mong buhay. Kaya yun yung naging ano ko covenant ko kay Lord. Sabi ko, Lord, yung extension ng buhay ko, gamitin mo na for your glory. And as long as I am living, use me for your glory. And gaano man ako ginamit ng mundo, double time mo akong gamitin, Lord. Kasi wala na akong iba pang ibibigay sa'yo kundi yung buhay ko na nanggaling din sa'yo. And for me, life is meaningless without Christ. Amen. Kaya yung covenant namin ng Lord, after I encounter God, I started to embrace the Great Commission. So I started to win soul and make disciple. Kaya ngayon, yung mga disciples po natin na binigay ng Panginoon, until now, kasama ko rin, including my transgender friend. Wow! Yes. Opo. Great work for to God be all the glory po. Amen. Amen. We are about to wrap up this segment. Any encouragement sa ating mga kapatiran, no, who are still lost and in that dark alley na nagsustruggle sa ganitong you know, bandage, ano yung encouragement niyo po sa kanila? I would like to encourage them because most of the LGBT in the community are lost. Brokenness. Fatherless. Yes. Not accepted. Yes. And most of us are looking for security, for acceptance, freedom. Na marami yung naghahanap sa mundo. Pero ang end nun, distraction sa buhay. It's just like the prodigal son. The Lord Jesus is always waiting on us. Sabi ko nga, Lord, ginawa ko yung mga bagay na ang akala ko makakapagbigay sa akin ng satisfaction. Ginawa ko yung mga bagay na akala ko magpapalaya sa akin. Ginawa ko yung mga bagay na alam ko na doon ko makikita yung pagmamahal. But at the end of the day, nakita ko yung sarili ko na naligaw talaga ako, nasaktan ako, at napahamak ako. But when the time that I realized na yung pagkakamali ko because of the love of God who rescued me, nakita ko na pag bumalik tayo sa Panginoon, wala kang sermon na maririnig. Hindi sasabihin sa iyo ng Diyos na ang tigas kasi ng ulo mo, anak. Sinasabi ko na sa iyo. hindi sasabihin sa iyo na, Lord, yan yung napala mo. Nung bumalik ako sa Panginoon, niyakap niya ako with so much love. That's why I encourage the LGBT community, pag narating nyo na yung panahon na wala nang pag-asa, pag narating nyo na yung dumating yung panahon na parang pili mo wala nang nagmamahal sa'yo, balik ka sa Panginoong Jesus. Amen. Kasi sa Diyos, walang condemnation. Pure love ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Amen. So I encourage everyone, especially those who are experiencing difficulties, balik tayo kay Lord. Dahil sa Panginoon, siya yung magbibigay ng totoong kaligayahan, Amen. Totoong kalayaan, totoong buhay. At doon, mararanasan natin yung magandang plano ng Panginoon. Amen. Kaya like ko sinasabi sa mga LGBT friends ko na there was a time sinabi sa akin na buti ka pa, masaya ka na. Sabi ko, pwede ka rin maging masaya. Tanggapin mo lang ang Panginoong Jesus. Amen. 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 The identity that you now have is someone who is redeemed. Yes. Amen. No? So that's where we begin our who we are. Yung question natin, before you became a believer as part of the LGBTQ community, andun yung tanong na who am I? What am I? What's my worth? And where do I find my satisfaction? So always ang tanong, ako. What I want, what I need,
how will I be loved? But now that you're in Christ, you start the question with, who is Jesus? Amen. And what has He done for me? Yes. And who am I ngayon? So you are redeemed, you are set free. Yes. And you know who you are loved. Amen. And you're precious. Amen. Amen. So as an encouragement as well to our listeners and viewers, when it comes to itong Soji Bill ngayon, now that it has been signed, ano po yung pwede nyong i-share na encouragement siguro for the body of believers? What can we do moving forward? Yes. I would like to encourage the body of Christ. This community, in general, talagang fatherless. Yun nga, sabi ko, unaccepted, discriminated. No? And these people are looking for love. Looking for love, looking for acceptance, looking for freedom. At tanging ang Panginoong Jesus lang ang makakapagbigay nito. Yet, we are Christians and we represent the love of Christ. Yes. Yes. Kung talagang nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, kung talagang isinasapamuhay natin ang pag-ibig ng Diyos, wala nang maliligaw. Amen. Wala nang masasaktan. They will find love, they will find joy, they will find acceptance and freedom. Na sanging sa Panginoong Jesus lang yung matatagpuan. So we encourage the body of Christ to be like Christ. Yeah. Yun naman talaga eh. Yes. To be like Christ. Imitate Christ. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. So when we imitate Christ, lahat tayo ay nabago ng pag-ibig ng Panginoon. Uh-oh. Hindi tayo nabago ng sermon. Uh-oh. Hindi tayo nabago ng condemnation. Mm-hmm. Nabago tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen. And it's the same way. Pag-ibig ng Diyos din, yung kakailanganin natin to win this community. Mm-hmm. Kasi itong mga to, like what I have experienced, grabe yung sakit na naranasan ko in my early age. I was discriminated. I was abused. I was fatherless. At doon nagsimula na nasira ang buhay ko. Because I used to seek for love, for acceptance. At yung alam mo yun, yung mga bagay na alam ko lang yung ginawa ko para maging masaya. But I end up lost. But praise God, the love of God rescued me. Through this body of Christ, through this church. My pastor, alam mo, isa lang yung naalala ko sa kanya. When the time that I use my clean short, naka-blouse, naka-tali buhok ko, naka-hairband ako, sinakay niya ako sa motor. Di sabi ko, meron palang tao na kaya akong hindi ikahiya. So I experienced the love of Christ through this man of God. At doon ako na-encourage na mayroon palang community na tatanggap sa akin at dadalihin ako sa tama. Amen. And the body of Christ should be like that. We need to embrace this community, not to be compromised. Dahil alam naman natin na hindi tayo makakapagbago sa kanila, kundi ang Diyos. Amen. I disciple transgender. Pero dumating ako sa time na sinabi sa akin ng Diyos, anak, ako ang makakapagbago sa kanila. Uh-huh. All you have to do is just do your job. And the rest na hindi mo kaya, ako ang kikilos. Uh-huh. And now I see the disciples of Christ na from glory to glory, binabago sila ng Panginoon. Uh-huh. Yung dati ang blasyon hanggang tenga, ngayon wala na. At hindi yun dahil sa akin. Uh-huh. Kundi dahil yun sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Na pinakita ko sa mga disciples. Uh-oh. Aminin natin na hindi natin kayang magmahal kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. And in the same way, yun din yung gagamitin natin to win this community. Uh-oh. Who are lost, who are broken, walang hope, uh-oh, walang pag-ibig. The perfect love that will conquer us all is the love of Christ. Amen. Amen. Amen.
Thank you so much, brothers Aris and Ronnie, for sharing your testimony this morning. I know isa lang kayo ng mensahe, no? Yes. Galing sa Panginoon. And the testimony, the common denominator is really the love of God that transformed you from that old person to the new person. And praise the Lord for that. Marami tayong listeners na na-encourage actually sa, ano, sa testimony nyo this morning. And we are so privileged to have you in our program today. Salamat na marami. We'll continue to pray for you and for this advocacy that you are fighting for. Yes. Para sa Panginoon, for the glory of God.